Casemiro. Grabe. Dinagsa ng mga boxing fans sa Japan, man. Sa ilang araw niyang training, nung bumaba sila sa isang boxing gym, eh andun, naghihintay yung mga Japanese fans ni Casemiro. Yung iba nagdadala ng picture, di ba? Nagpapa-autograph, nagpapa-sign. So, mali po talaga, di ba? Na mga nagsasabi dyan na walang pumunta, medyo hindi sikat si Casemiro, bla 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 bla. Eh, anong ebidensya? Ang ebidensya, itong picture na to, oh. Marami pong dumagsa kay Casemiro. So, at ito pa yung issue, marami itong pag-uusapan ngayon, pero bago natin pag-usapan yan, ipagpapatuloy ito. I-like mo muna yung video na to at i-share para nga palagi kang updated. Tapos, kung hindi ka naka-follow at na-invite na kita, i-follow mo na yan para nga palagi kang updated sa ating mga legit hype na kwentuhan sa mundo ng sports and entertainment. And comment down below pagkatapos ng video na to or sa gitna ng video na to, what do you think sa ating pag-uusapan ngayon? Pero bago yun, welcome back to my channel, Eljun nga pala, pabansang bigote na Pinas, ang tagapagkwento sa inyo ng mga trending sa social media, sports and entertainment locally or internationally. Sa mga nagtataka po, no, na bakit pa ganun-ganun ka boss and medyo paulit-ulit yung pagsasalita mo. Maybe, paulit-ulit ng konti kasi nga po wala tayong binabasang script. Wala po akong script, guys. Yan, no, lobat yung aking ginagamit na microphone. And sabi ko nga, guys, wala tayong script. Kaya nga medyo ganun-ganun tayo. Nag-iisip tayo sa utak natin kung ano yung next na sasabihin natin. So, nagtitraining ako, guys, magsalita ng walang script-script. Ano ka, probinsyano? Na si, I mean, na batang Quiapo na si Coco Martin? Yes po. Kasi kung magbabasa, para sa akin lang to, nagbabasa ko, medyo, guys, nagbabasa ako before ng script, inawawala ako eh. So ngayon, tinatry kong magsalita ng galing sa puso at sa isip ko. Diba, hindi lang gawa-gawa, meron tayong ebidensya na, diba, si Casemiro nga is dinagsapo. Diba, dinumog na mga boxing fans. So, pasensya na kung medyo sasabihin ng iba na paulit-ulit ka boss, ha. Yes, eh medyo nag-ganon tayo. Kasi nga, yung mga sinasabi natin, totoo. Wala tayong script, guys. Marami akong kilalang mga vlogger din na hindi na sila nagsiscript. Like, eto sikat na to ngayon eh. Merong 300,000 followers. Si Kuya Renan TV and Kuya Renan, nagaganon din siya kasi nag-iisip siya na sasabihin sa video. And minsan nga hindi niya ini-edit, yung iba ini-edit, like, 'di ba? So ngayon wala akong edit, guys. Tingnan niyo yung video na to, hindi ko ika-cut. So tuloy-tuloy to hanggang matapos yung video na to. So ito na nga, pero bago natin to pagpapatuloy, isa-shout out natin yung ating mga kaibigan, mga bossing, mga supporter, mga solid supporters. And ngayon, guys, ha, kung gusto niyo sumali sa aking grupo, meron akong grupo, guys. Sa Facebook group, Good Day Sports Kakwintuhan. Meron na tayong 300 plus members. Kung gusto nyo sumali, hanapin nyo, i-search nyo lang sa Facebook, Good Day Sports Kakwintuhan Group. I-try kong i-approve yan. So, hindi try, i-approve ko talaga ganyan, guys. Basta mag-post lang kayo, ha, ng mga, hindi yung mga, di ba, mga bawal. So, pag na-invite ko na kayo, di ba, i-follow nyo yan, i-approve ko yan. I-click nyo yan. Diba? I-follow nyo na yan. And sabi ko ulit-ulit, kung gusto nyo sumali, mag-join na kayo sa ating group, Facebook group. Kasi marami tayo doon nagkukwentuhan, diba? Nagchichikahan, kwentuhan sa mundo ng sports, boxing, MMA, and wrestling. And sabi ko nga, shout out kay Boss Danny Boy Putot. Sabi niya, pa-shout out naman dyan, idol. Sabi ko, okay boss, Danny, next video, shout out kita. So, nakaraang video pa to, and yun nga, nakalimutan ko. So ngayon, Boss Danny, shout out po. Boss Danny, ano, papashout out siya. And kay Lee Eric. Lee o L-I? Basta Lee Eric. Pa-shout out boss from Iloilo. Uy, shout out sa lahat ng mga taga Iloilo, ha. Shout out dyan, ha. Sige boss, kwento ka lang. So magkwento lang daw ako. Thanks boss Eric. Sige, next video, shout out kita. Yan o. Yan ating mga solid supporters. Maybe, di ba, sumali na rin sila sa ating group. So, sumali na kayo, guys. Meron yung 300 plus na nasa group natin, ng mga members. So, eto na nga. So, mga nagsasabi dyan na si Casemiro po, medyo wala daw pumunta sa training. Medyo
walang nakakilala kay Casimero. Paano ba yan? Eh marami nga pumunta kay Casimero eh, nung nang tatapos yung training niya, andun no, naghihintay, nag-aabang sa labas, nagdadala ng mga pictures. Mga Hapon po yun ha, hindi lang yun mga Pinoy. Oh, ano ba? Nagpa-autograph, di ba? So sikat si Casimero guys, malapit na itong, hindi, sold out ba yung tickets niya o malapit na mo sold out? Marami po manonood dyan, di ba? Sikat si Casimero guys, hindi lang sa Pilipinas, pati sa Japan. And meron din ako nabasa guys, nagsasabi na si Casimero daw puro vlog, mga nagko-comment, and baka daw hindi nag-focus. Actually, merong negative and merong positive side niyan. Yung negative niyan is hindi nga siya nakakapag-focus sa training niya kasi gusto nating mga boxing fan, Casimero fan, 'di ba? Na maging world champion si Casimero at para labanan siya ni Naoya Inoue. Maybe kung hindi man sa super bantamweight, is a featherweight or sa lightweight kung aakyat pa siya. So, gusto natin mga fan na nag, 'di ba, na labanan siya ni Naoya Inoue. Mag-focus siya, wag lang siya mag-vlog. Yan yung negative side na baka daw hindi nakapag-focus si Casimero instead na magpahinga. Eh, nagbo-vlog, nag-iisip ng content. Yung positive side naman ito mga boss, ina-update ni Casimero yung mga boxing fans, yung mga fan niya, 'di ba, na oy, sikat pa rin siya si Casimero, pinag-uusapan kasi. Actually guys, kung hindi ka kasi mag-update sa mga fans mo, eh hindi ka mapag-uusapan. At syempre yung pagbo-vlog guys is market din 'yan, 'di ba? Market nila 'yan na para pag-usapan at saka maraming manood kay Casimero, and meron din naman siyang kita, 'di ba? Si Casimero sa kanyang page at sa kanyang YouTube channel. So, kung yan yung trip niya, guys, and magaling naman talaga si Casimero, eh wala tayong ano diyan, guys. Respetuhin lang natin si Casimero. And nananalo naman siya sa mga laban niya, 'di ba? So, panalo naman siya kahit nagvo-vlog siya. Medyo hayaan natin, guys. And eto pa, guys, no, bago natin 'to pagpatuloy kay Champ Casimero. Alam niyo ba, guys, gustong sumali ni ni Manny Pacquiao sa Olympics, sabi ko nga. Pero may against, sabi ng iba, bakit siya sasali? Hindi ko natuloy ako nakapagsalita ng mga ayos. Bakit pa daw siya sasali sa Olympics? I-legend naman siya. Marami naman siyang naabot na hindi naabot na ibang mga boksingero. 8 Division World Champion. Diba? At wala pa nakaabot niyan. And ngayon, balak ni Manny Pacquiao sumali sa Olympics. Para saan pa daw eh? Dapat turuan na lang niya si Martial o yung iba mga boksingero, diba, sa Olympics na magka-gold para magka-gold. Eh wala naman tayong pakialam. Ay, di, real talk to guys ha. Dapat irespetuhin natin yung gusto ni Pacquiao. Wala, dapat tayong, kung yan yung trip niya, eh okay, go. Para naman sa bansa daw yan. Diba, para magkaroon tayo ng boksingero, diba, na magkakaroon ng gold medal yung ating Pilipinas sa boxing. So wala tayong, ano yan guys, hayaan natin si Manny Pacquiao. Baka nga manalo siya, diba. So sabi ko nga, respetuhin natin yung trip ng tao guys. Yung trip niya, yung pagbo-boxing, pagbo-vlog, pagkanta o pag ano-ano dyan. We need to respect each other, man. So balik tayo kay Casimero. Para sa akin, pinag-uusapan pa rin talaga si Casimero. Pero sa usapang sikat, sikat si Casimero sa Pilipinas at sa Japan, diba? Sa Amerika, medyo sikat si Naoya Inoue kasi nasa pound for pound siya ng The Ring. So kung nasa pound for pound kay, pag-uusapan ka talaga sa Amerika. Si Casimero wala pa. Pero malay natin, diba? Huwag tayong magsalita ng patapos. Baka si Casimero maging world champion ulit yan, eh, 'di ba? Baka maging nasa The Ring sa pound for pound next year. Malay natin, hindi natin alam talaga yung future, guys. And ito pa, speaking of future, no. Alam niyo ba, may nalaman ako before na si Manny Pacquiao, sinabihan siya na gusto ni Pacquiao sumali ng Olympics before nung hindi pa siya sikat. Kaya nga lang may nagsabi daw na wag na nang sumali kasi wala daw siyang skills. Actually, against ako dun sa mga nagsabi ng ganun, guys. I respect them, pero sabi ko nga, hindi nga nagde-define yung galing ng isang tao ngayon sa future, sa present, or di ba, sa paparating na mga araw. Sabi ko nga, yung iba nagsasabi na may iba, ito ha, bahin natin ng konti ha, may iba matatalino sa school, may iba naman na hindi masyado magagaling, pero magaling sa sports. So, hindi nagde-define kung magaling ka sa school or magaling ka sa ganung bagay, guys, yung future mo. So, mali nga po yung sabihin mo na ito matalino, itong isa hindi matalino, to ob, sabi na iba na mali naman talaga yan ha, nakaka-offend yan ha. Alam nyo ba guys, true story to ha, kwento ko lang ha, segue ko lang ha, paano kung yung sinabihan nyo na matalino to,
ito, ob-obto, tapos ipahihiya nyo, paano kung mag-sink in sa kanyang utak? And yung ob-ob na sinabihan nyo ng ganun, itumaya sa loto at nanalo, naging milyonaryo. Kumuha ng mentor sa negosyo niya, nag-boom yung negosyo niya. Ayun, nakasakay ng Ferrari. Tapos nakita ka sa daan, ilang taon later, "Uy boss, ikaw yung nagsabi sa akin ng ganun, di ba? Remember me?" So sino ngayon yung mapapahiya? Ikaw. Ikaw po. So mali po talaga yan sasabihan nyo ng kung di ka magaling. Ikaw, ob-ob ka, tumatalino. Anong pakialam mo? Hindi, totoo lang. Totoo lang mga kwento, no? Kaya yung nangyari ngayon kay Pacquiao. Tingnan nyo si Pacquiao, guys. Bilyonaryo na ngayon. Diba? Yan yung totoong storya talaga na hindi nagde-define yung past na buhay mo sa present and future mo. So, never judge anyone. Never underestimate anyone, man. Dahil lang sa nakita mo ngayon, hindi naman tumagaling, wala tong future. Hindi naman tumatalino, wala tong future. Marami pong mentor sa negosyo na hindi masyadong matatalino sa school, man. Hindi ko naman sinabing wag mag-aral. Katapos din tayo ng college, so mag-aral talaga ng mabuti yung mga estudyante, no? Pero wag nyong sabihan yung iba, guys, na perong kayong kilala. Sabihan nyo na lahat itong mararating, ganito to, palay mo. Diba? Mabago yung buhay niya. Magkaroon siya negosyo, may magbigay sa kanya ng capital, or maybe magaling siyang kumanta, magaling siyang sumayaw. Oo, diba? Magaling siya sa boxing, sa sports, MMA, mixed martial art, naging world champion at kinuha siyang endorser, binigyan siya ng milyon-milyon. At sabi ko nga, pwede rin tumaya siya sa loto at manalo siya maging 100 millionaire. Diba? Manalo siya ng 100 million, 200 million. Tapos kumuha ng, paulit-ulit ha, mentor sa negosyo, nag-click yung negosyo niya. Anong nangyari ngayon? So, yung sinabihan nyo ng matalino, like, sabi ko nga, never judge anyone. Diba? Hindi mo alam yung future niya. So yun lang mga kwento, no? So bigla tayong lumayo, no? So sabi ko nga, guys, kung anong trip ni Manny Pacquiao, sumali siya sa Olympics, manalo man siya o hindi, wala na tayo doon. Buhay niya yun, guys. Sabi ko nga, kahit sabihin ko ngayon, huwag ka nang sumali, Manny, wala naman tayong magagawa, trip ngayon, Actually, in a positive way, no? Wala dapat tayong pake. Ako nga, thrill to ko, ha? May mga nasabi ko nang babash dyan na wala kwenta yung vlog mo, boss. Pangit ang vlog mo. Ganun ba? Okay. Okay, mag-next video ka. Wala naman akong pake. Hindi, totoo lang, guys. Real talk lang talaga, guys. Iba't iba tayong opinion, no? Salute. Kung mayroon kayong opinion dyan na negative o positive, comment down below what do you think. Kaya kasi mayroon naman, hayaan natin siya mag-vlog. Kung trip niya mag-vlog, nanalo naman siya sa mga laban. And alam ko malaking chance na manalo si Casimiro kay Uguni ngayong October 12. And sa mga nagsasabi dyan na hindi sold out yung ticket, hindi siya sikat, ipinagkaguluhan na nga ng mga tao. Maraming nanood, maraming nagpa-autograph, may dala ng picture ng mga Japanese. So ibig sabihin yan, pinag-uusapan talaga si Casimiro sa Japan. Diba? At saka si Manny Pacquiao, hayaan nyo na sumali siya sa Olympics o kung anumang gusto niyang. Man, guys, iba't iba tayo ng trip sa buhay, no? Kung trip nila sa buhay na maging ganito, maging ganyan, no? Dapat mag-focus tayo sa sarili natin para umasenso tayo. Remember ko ano sinabi ni Ramon Ang, magkaroon ka ng disiplina. O iba, mag-focus ka sa trabaho mo, sa sarili mo, wag sa ibang, 'di ba? Wag sa ibang tao na mag-focus ka sa sarili mo, guys. Paano ka mag-grow bilang isang tao, bilang isang person, 'di ba? So 'yun lang mga kwento, no? Marami pa, motivational lang. Salute, guys. Peace out.